Sa maiksing CCTV video na hawak ng Mandalu yung pulis, makikita ang mabilis na tumatakbong Mitsubishi Adventure. Sinusundan ito ng isang patrol vehicle ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nakasunod naman ang ilang pulis na lang motorsiklo. The CCTV will tell us na merong pumuputok dun sa loob ng mobile habang hinahabol yung puting Mitsubishi Adventure. Ayon sa pulisya, mga barangay tano daw ang nagpaputok sa hinahabol na puting Adventure. Dahil ang report sa barangay, may mga armadong suspect sa isang pamamaril ang sakay nito. Pero kabaligtaran pala ito ng totoong kwento. Dahil ang mga sakay ng Adventure, may isusugod lang noon sa ospital. Si Jonalyn Ambaon, na biktima ng pamamaril sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Pito lahat ang sakay ng Adventure. Oh my God! Dalawa ang patay, kabilang si Jonalyn. Dalawa ang sugatan. Tatlo ang hindi tinamaan, kabilang si Muri Hamon. Ayon kay Hamon, nilapitan at pinagbabaril para sila ng mga barangay tanod pagdating nila sa Old Wakwak Street at Shaw Boulevard bago mag-alas 11 kagabi. Sa amin ang tanod, may tama na yun. Kasama namin isa, yung namatay, yung Yomar. Yun po. So yung tanod ang nakatama sa kanya? Sigurado yun sir kasi wala pang pulis nun. Pagdating ng mga pulis, sinigawan daw sila na bumaba ng sasakyan. Nakababa si Hamon at dalawa pa niyang kasama. Sumisigaw kami sir ng pasyente ang dala namin. Pero hindi kami napakinggan, pinadapa lang kami. Yun lang sir, pinadapa kami ng mga pulis. Habang nakadapa, sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig. Nung nagpuputukan po, sumisigaw pa yung kasama namin doon sa loob. Na pasyente yung dala. Pasyente nga po yung dala namin. Yun na yung pulis ang bali ang nagpababa sa amin lahat. Kaya naman nakapagpaputok ng husto yung pulis dahil akala nila ayaw bumaba yung natitirang kasama namin sa sasakyan. Pero hindi talaga yung mga kababa kasi yung pasyente namin nakadagan doon sa kay Kuya Bobot. Sugatan ang sinasabi nilang si Kuya Bobot na live-in partner ng napatay na si Jonalyn na dadalhin dapat nila sa ospital. Sa lugar na ito, nangyari ang walang habas sa pamamaril ng mga pulis at mga barangay tanod sa mga inakala nilang suspect. Sa lugar na ito, hindi bababa sa 31 basyo at 5 tingga ng bala ang na-recover ng scene of the crime operatives. Wala pang opisyal na bilang ng tama sa sasakyan. Pero sa nakita ng GMA News, merong 16 na butas sa kaliwang panig ng sasakyan. 9 sa likuran, 11 sa kanan at 1 sa windshield. We are not discounting the fact, we're not hiding anything here. We're not discounting the fact na posibleng merong, if you may say na parang sinasabi nilang overkill or violation ng ating POP. Ang paglabag sa POP o Police Operational Procedure ay kabilang sa mga aspetong iniimbestigahan. Hindi wala namang pumuputok, wala kang active shooter doon sa kabila, then why will you shoot? Di ba? Yun yung sinasabi nga natin. So that is what we are investigating here. Kung susundin ang POP, dapat hindi daw agad nagpaputok ang mga responding police nang makita ang puting Adventure. Dito na raw pumapasok ang discretion ng mga police. You have to observe kung merong movement dun sa sasakyan o wala. Wala kang makitang movement, then unti-unti kailangan mo lapitan yan. Then you have tactical movement yon. You have to approach yung sasakyan and then you have to clear yung sasakyan. Ganun dapat umabot sa punto magpaputok ang mga police. Kung talagang may makarinig sila ng putok, whether nakatutok sa kanila o hindi, kung makita na may active shooter pa doon sa sasakyan. 10 police ang tinanggal sa pwesto para imbestigahan. Isasalang sila sa paraffin test. Ballistics test naman ang gagawin sa kanila mga baril. Na-relieve din si Mandaluyong City Police Chief, Senior Superintendent Boises Villaseran Jr. na wala pang isang buwan sa pwesto. Si Mandaluyong City Mayor Carmelita Abalos ay nagtataka rin bakit may baril ang mga tanod ng Barangay Addition Hills. Sinulatan niya ang Barangay Chairman para aksyonan ang problema. Ino-orderan siya na i-suspende yung mga barangay tanod na involved at kung may mga baril na involved dito ay ipasuko. Patuloy na hinahanap ng mga pulis sina Ernesto Fajardo at Gilberto Gulpo ang dalawang barangay tanod na sinasabing direktang sangkot sa pamamaril. Pinaiimbestigahan na rin ni Department of Justice sa NBI ang naturang insidente ng pamamaril.
June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.